Kumusta po kayo mga kabayan, mga kapatid, mga kapamilya sa Day by Day? Lalong-lalo ang mga taga Day by Day Italy. Nawa ang pag-iingat ng Panginoon ang lagi nating maranasan. At kumusta rin naman sa Day by Day Pakistan, sa Day by Day Hong Kong, Singapore, sa Day by Day Japan. Lahat ng ating mga kapatiran sa Japan, kumusta naman po kayo? Iba-iba ang mga detalye ng mga naranasan natin sa mga panahon na ito. Pero merong isang universal truth. Lahat tayo ay kailangan mag-ingat. Kailangan tayong mag-limit ng mga ginagawa. At marami sa atin, ang mga lugar natin are under lockdown. Ang lockdown po ay positive in the sense that inihiwalay at ina-identify yung maaaring merong karamdaman para magamot agad sila. At nang hindi mo naman mahawa yung mga walang ganong karamdaman. Ito po ang temporary inconvenience na ito ay isa ikabubuti nating lahat. Kaya tingnan natin ito with positive attitudes at hanapan natin ng blessing. At ang isang blessing na ating hinahanap sa ganito mga panahon ng lockdown, ng quarantine, ay yung makapag-aral tayo sama-sama ng mga salita na nagmumula sa Biblia. At hanapan natin ito ng mga practical and fruitful applications in our lives. At yan din po ang gagawin natin ngayon. Mag-aaral tayo. Ang pamagitan natin pag-aaral, napakahaba. Words. Yun na. Words. Mga salita. Words are powerful. Very, very powerful. According to many researches, words can literally change your brain. Even the shape and the function of the brain. Words can alter thought and disposition, can affect perception and behavior, and can affect mental, emotional, and physical health. Imagine, words. Yung words nagsisimula sa isang ideya, pagkatapos binubuo sa isip natin kung anong verbal expression ang gagawin. And by the work of our brain that commands our bodily parts, nagiging salita, lumalabas sa bibig, sounds. At yung mga sound na yan, meron tayong common social contract kung ano ang kahulugan na ibibigay natin doon. Halimbawa, ano bang ibig sabihin sa atin ng pag-ibig? Anong pag-ibig sabihin ng sound na babatukan kita? Anong ibig sabihin ng sound na kain na? At yung mga words na yun, pag narinig ng tenga, pag nakita ng mata, pag binabasa, it triggers the brain to react. Kaya yung words na sinasabi natin, nakaka-shape yan ang brain ng nakikinig. Yung nadidinig natin ang mga salita o nababasang mga written word, nakaka-apekto yun sa takbo ng ating utak. Kaya napakahalaga, lalo sa mga panahon na ito, na pag-ingatan ang pagsasalita. Proverbs 2, 1, and 9 to 11. My son, if you accept my words and store up my commands within you, sa utak mo, pag isinaisip mo itong sinasabi ko, anak, then you will understand what is right and just and fair. Every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understanding will guard you. Napakaganda ang salita ng magulang sa anak. Sabi ko na, anak, kung papakinggan mo mga salita ko, itong sounds na ito, magiging idea pag pumasok sa tenga mo, pagpasok sa brain mo, madedecode mo yon at mabibigyan mo ng kahulugan, ano mangyayari? It will go down to your heart. It will make your person and personality. It will affect your behavior, your outlook, your interaction with people, with God, and with yourself. Ganun kahalaga ang salita. Those who hear wise words become wise. At syempre, alam na natin yung kabaligtaran niyan. Those that always hear foolish words can become foolish pag hindi sila nag-ingat at naging mapanuri. Research also shows that positive words, for instance, peace and love, can alter the expression of genes, can strengthen areas in our frontal lobes in our brain, and promote the brain's cognitive functioning. In other words, let's not go very technical, positive words such as peace and love can affect the body. May talab sa ating katawan ang mga salitang pag-ibig, kapayapaan. They propel the motivational centers of the brain, according to research, into action and it propels proficiency. But, research also shows,
Hostile language can disrupt specific genes that play a key part in the production of neurochemicals that protect us from stress. Kung magpanggap na tayo, naiintindihan natin yung mga technical terms na yan. Ang importante lang, hostile language can affect the body and physical health. So kung ang words ay soothing, comforting, loving, may talab sa ating kalusugan, kung ang mga salita ay mabalasik, masungit, magagalitin, galit, may puot, may epekto rin sa ating kalusugan. Sa kalusugan ng nagsasalita o nagsusulat at ng nakakarinig o nakakabasa. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, importante, gagamitin mo ba ang salita para magbigay buhay o para kumitil, para pumatay? Gagamitin mo ba ang salita para mang-relax ang kapwa o mang-stress? Gagamitin mo ba ang salita para magbigay sa kanya ng kapayapaan o para siya takutin at guluhin? Yun ang power ng salita. Words can give life or can life. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Maraming problema, maraming tao, maraming kinakatakutan, maraming inaalala, maraming suliranin, maraming anxieties. So tayo ngayon, anong gagawin natin pag nagsalita tayo? Pag nag-text tayo, pag nag-post tayo, pag nag-share, pag nag-comment, magpapagaan ka ba ng damdamin ng kapwa o magpapabigat? Ano? Pwede natin yung piliin at dapat conscious tayo. Now, words can enliven. Nakakapagpasigla, nakakapagbigay buhay. Proverbs 16:21, the wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction. Pagka mabait, maamo ang mga salita, yung nakikinig nagiging teachable, nagiging open-hearted, open-minded, at nagiging madali ang pagtatalastasan, ang pakikipag-isa, ang pakikipagmabutihan. Pero iniingatan, kasi ang salita rin pwedeng maglayo sa loob ng kapwa, pwedeng magsara ng kanyang isip, pwedeng makagambala sa kanya, o siya ay maantig, siya ay makiliti para magalit. Kaya importante na kinukordihan ang salita, pinag-iisipan bago bitawan. Kind words promote learning. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Gusto ba natin yun? Yung pag nagsalita tayo, yung masaya lumungkot, yung tahimik gumulo, yung magkabati nag-away, yung nananahimik, naliligali. Gusto ba natin ganun ang effect ng ating salita? Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Hindi lang physical ang pagpapagaling. Mental din, emotional, and spiritual. Lalong-lalo sa panahon ngayon, naiwas tayo ng iwas na magkaroon ng sakit. Yung masaya ang tao, lumalakas ang kanyang immune system. Lumalakas ang kanyang katawan na siyang nagiging panalo pagka pinipili tayong pasukin ng mga mikrobyo. Pero yung taong malungkot, yung taong galit, natatakot, stressed, humihina ang kanyang lakas at maaari siyang magupo ng mga pumupilit pumasok ng mga mikrobyo. Kaya ministry natin sa isa't isa, pasayahin, palakasin ang loob. Huwag na tayong magdagdag pa sa mabigat na nararamdaman ng marami. Now, according to research, angry words send alarm messages to the brain, and they partially shut down the logic and reasoning centers located in the frontal lobes, again in the brain. In other words, angry words affect the brain. Pag lagi ka nagagalit sa kasambahay mo, lagi kang nagagalit sa magulang mo, sa anak mo, sa kapatid mo, nakaka-affect na yun sa brain nila. At sa brain mo rin, negative ang effect. Proverbs 16:28, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Yung pag naka-lockdown na kayo, konti na lang kayo sa bahay, baka naman magtampuhan pa kayo, magkagalit pa kayo dahil mayroong isa dyan ay nag-iintriga, may isa dyan na nag-hahasik ng gulo,
mga churches ngayon ay nakikita-kita na lang through live streaming, nagkakasama-sama na lang through the internet, baka naman may magsisiksik pa dyan ng mga gulo, mga divisive issues. Hindi ito ang panahon para dyan. In fact, kahit anong oras, hindi yun ang panahon. Pero lalo ngayon, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin panatag, payapa, tahimik. Huwag namang gulo pa. Huwag na mag-introduce sa mga issues na maghahati-hati ng mga opinion, magkakanya-kanya at magkakampi-kampi ang mga tao. Ang mahalaga ngayon, patahimikin ang loob natin at ang loob ng ating kapwa. Yan ang laban natin sa napakaraming threats around us. Yung tahimik na kalooban, malusog na katawan. Proverbs 17:20, "One whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble." Yung mga makakatiang dila, yung lahat ng iniisip nila, bigla-bigla na lang nilang isinisiwala at ibinubulalas kung saan sa ang forum, kahit saan na lang na minsan yun ang nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Gumagawa sila ng mga patibong na sila rin ang nahuhulog, naglalagay sila ng mga problema para sa sarili nila. Ang taong marunong manahimik sa tamang timing ay naliligtas sa maraming mga problema. Pero ang taong makuda, madada, lagi na lang may sinasabi, laging may comment, lalo kayong mga comment na yon ay nakakasakit na ang damdamin ng kapwa o kaya ay sumasalungat sa kairalan, umiiral ng mga sistema, anong hinahanap mo? Edi, trouble. Kaya pag-ingatan kung ano-ano mga pinagsasabi, hindi lahat ng iniisip, isinisiwalat ng bibig o isinusulat ng kamay o ipinopost sa internet. Kasi ang bunga nun maaaring maging negative sa iba, sa iyo, sa lahat. Importanteng maging mapanguri. Proverbs 17:27, "The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered." Importante yan. The one who has knowledge uses words with restraint. May pagpipigil sa paggamit ng mga salita. Kasi ang salita may bunga, may epekto. Hindi pwedeng pawalan mo yan na wala yung tatamaan. So kung minsan pana yung salita mo, nung pinawalan mo merong na tamaan, na sugatan, kung minsan man boomerang sa paghagis mo sa langit, sa iyo pala babalik, ikaw din ang tatamaan. So pag-ingatan na ang pinapawalan mong salita ay bulaklak para pag bumalik, wow, ang bango. Ang pinahinahagis mong salita ay mga masasarap na mga mamon para pag bumalik, hindi ang sarap ng galianda mo. Pero magpapawala ka ng lason, hindi sa'yo rin yan babalik. Magpapawala ka ng mga salitang makaka-offend, lalo dun sa mga merong authority over you. O kaya yung mga meron naman talagang assigned authority, o offended mo sila, anong gagawin mo? Alam na namang ikaw ang manalo at hindi sila. Siyempre, the system is to prevail. Magkakriticize ka halimbawa sa mga civil authorities right now. And we are really strictly under civil authority. Dapat mag-cooperate ka. Hindi kung meron kang ibang opinion, gusto mo ikaw pa yung masunod, mag-i-air ka pa ng mga pampagulo ng isip ng iba. So, anong gusto mo? Ikaw ang masunod sa ganitong larangan. Yung kapitbahay mo naman, gusto niya siya ang masunod sa ibang area. E di ang gulo-gulo na, sino ba talaga susundin natin? Para magkaroon ng kaayusan, yung nakalagay dyan na nakapwesto, yun ang tulungan natin at susundin natin. Of course, we are free naman to express yung mga valid and validated concerns natin. Pero ang isipin na lang natin, bago tayo magsalita, saan ito pupunta? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa kanila? Anong mangyayari sa akin? At kung hindi yun makakabuti, mabuti pa ipagpaliban ang pagbubuka ng kumakating bibig. At ang dila na parang dalang na nagpo-umiglas ay gapiin at pigilin. Proverbs 15:1, "A gentle answer turns away wrath, but harsh words stirs up anger." So pag may nagagalit, sinagot man ang galit ka rin, away ang ending. Pero kung mabanayad ka, ikaw ay mapagpigil sa sarili, mahinahon. Kahit yung galit ng kapwa mo, huhupa. Kasi ang galit na ibinubuhos sa'yo, pag hindi mo sinagot ng galit, mauubos din yun. Parang tug of war, hinihila ka ng galit, hihilahin mo rin siya, kaya ang tagal ng hilahan nyo. Ibitawan mo agad yan, hindi natumba na siya, wala nang tug of war. So huwag ka nang sumagot ng galit sa galit para matapos ang lahat. A positive view of yourself will bias you towards seeing the good in others. Alam niyo yung mga mababait,
yung mga madalas ay nawa 1, 2, 3, naluloko pa ng kapwa, tapos sasamantalahan. Kasi akala nila, tiniisip nila, mabait din ang kapwa tulad nila. So usually yung talagang taus-puso ang bait sa kapwa. Kasi ang tingin niya, mabait din ang kapwa. Kaya siya napagsasamantalahan. Kasi kung siya yung gagawa ng ganun, hindi siya magsasamantala. Kaya siya naluloko kasi iniisip niya, kung siya yung kapwa niya, hindi siya mangluloko. Kaya makikita natin kung anong laman ng puso sa behavior. Meanwhile, a negative self-image will make you suspicious of others. Magiging mapagduda ka. Kasi ibig sabihin, baka ikaw din kaduda-duda. Kaya yung mga walang kamalay-malay na sila ay bigla-bigla na lang naluloko kasi hindi makati ang utak nila. Kung sila lang, hindi nila gagawin sa kapwa. Meron din naman kumisang advantage yung makati ang utak mo para hindi ka maloko ng iba, hindi ka mapagsamantalahan. But up to a point. Kasi kumisang pag masyadong negative ang tingin mo sa mundo, negative ang salita mo, negative ang action mo, negative na ang lahat. Kaya importante, susuriin natin ano bang laman ng ating puso. Ano bang korte ng puso natin? Kasi yan ang lalabas sa ating bibig ng mga salita. Proverbs 15:7, the lips of the wise spread knowledge, but the hearts of fools are not upright. Laging yung salita, yung knowledge, yung ugali, ano yan? Magkakamukha. Nagsisimula sa isip, sa ugali, magiging asal, magiging action, magiging behavior, magiging character. Kaya pagka negative lang yung ating salita, nalalagay tayo sa gulo, napapaaway, napapahamak, suliin natin ang paraan ng ating pag-iisip kasi doon yun nagmumula. Proverbs 18:7, the mouths of fools are their undoing and their lips are a snare to their very lives. Pag ang isang tao ay hangal, siya ang nagiging biktima ng kanyang kadaldalan at ng kanyang mga walang pagpipigil na pagbubuka ng bibig. Therefore, ano ba talaga ang tutumbukin ang usapan natin na ito? Control words. Especially in these times of stress, of worry and anxiety and fear. In these times of doubt, mental and emotional stability. In these times when people are going through oversensitivity, impatience, some people getting very close to the edge, we must control words. Words that we won't usually write or verbalize, itong mga aking binanggit. I don't usually say these words, worry, anxiety, fear, blah, blah, blah. But I had to say it because I had to be very clear kung anong pinag-uusapan natin ang mga words. Kasi ito mga trigger words. Yung taong natatakot, pag sabihin mo pa ng word na do not be afraid, lalo natatakot yun kasi yung afraid, trigger word. Yung taong na nagda-doubt, pag sabihin mo do not doubt, lalong nabubuhay yung word na doubt sa utak niya. Pag sinabi mong, don't worry, you will not die. Lalo niya naisip na mamamatay siya. Because you dignify the idea with a word. Kaya nga kahit ang mga Israelites nun, hindi nila tinatawag ang pangalan ng Diyos. Sinasabi lang nila, the Lord. Ayaw nilang banggitin yung word in a very positive way pa yun. Ha? Kasi powerful yung word. Yung pag sinabi yung mga words sa mga negative, mga hate, mga kill, mga die, mga hunger, pestilence, judgment, na negative na negative, mabigat sa puso ng nakikinig. Kaya iniiwasan natin to dignify the negative idea by naming them and mentioning their proper names. Control the words you say. Because words you say can do good or harm to others. Especially these days, ang mga tao sensitive. Words that you say could do good or harm to yourself. Yung pangalan ng sakit na umiikot ngayon sa napakaraming lugar, kailangan po mambanggitin mo talaga yung proper name niya paulit-ulit, paulit-ulit. Alam niyo kung bakit hindi nawawala sa isip natin si Jose Rizal? Kasi lahat ng kanya Jose Rizal. May mga probinsya, Rizal. May semento, Rizal Cement. May Rizal Posporo. May Rizal Park. May Rizal lahat. Ngayon, bakit yung pangalan ng sakit na ito na ayaw natin, lagi natin binambanggit at yung ulit-ulit, hindi tuloy siya matanggal-tanggal sa ating guni-guni.
hindi siya mawawala sa ating consciousness. At pag nasa loob ng consciousness mo yun, parang binuksan mo na yung utak mo, yung katawan na pagpasok niya, welcome siya. Kasi inire-recognize mo eh. Pwede ba oblique na lang ang pag-mention niya? Huwag nang laging ungkatin. Yung iba, technical term pa, lahat ng buong pangalan, pati number nakalagay. Talaga, baka gusto niyo isulat sa noon nyo. Baka gusto natin isulat sa ating mga pander, ilagay sa mga dambana, sa mga placard, gawing kwintas. Bakit kailangan laging sabihin yung negative? Kahit naman oblique, kahit na indirect, nakakaintindihan na rin tayo. Ang mga lolo at lolo ko nga nun, they don't call each other by name. Ang tawag ng ima ko sa tatang ko, sa Bulacan, Hoy. Ang tawag naman ng tatang ko sa ima ko, Hoy. Hindi nila binabanggit yung pangalan, too sacred. So negatively or positively, yung name hindi mo pinagbababanggit. Lalo kung napaka-extreme ng positive meaning niya o napaka-extreme ng negative meaning niya. Pero ba yung may sakit, nandoon na taga-ako buhay, sabi mo ba, huwag ka maglala, hindi ka mabuhay. Hindi mo na sinasabi yun. Ang sasabi mo lang, na magpalakas ka, magpagaling ka. We don't honor too much mga negative ideas by giving them names. And lagi mong inuungkat, binabanggit-banggit yung pangalan. Tingilan natin yung ganyang klaseng pag-iisip. Kasi hindi nakakadagdag sa ating positive attitude, hindi nakakapagpalakas ng katawan. Words that you hear could really harm you and especially many other people. So, ganun din yun yung ating mga posts, forwards, yung ating mga shares and texts, mga news that we watch and share, at mga chat, pwede yung magpalakas ang ating loob at pwede rin magpahina. Liba na lang, kayo ay World Health Organization worker o taga Department of Health, hindi nyo naman kailangan malaman kung ilan ang bagong may sakit sa minutong ito. Hindi nyo kailangan bantayan yan oras-oras, minuto-minuto kasi wala namang direct effect sa buhay mo araw-araw sa loob ng iyong lockdown room. Ang pwede lang maging effect niyan na pwede natin pakinabangan, ay lalo pala akong dapat mag-ingat. But do you really have to know the details? Kailangan ba talaga na i-forward natin, i-send sa mga PM, ang bawat video na napapanood natin kahit saan, mga nakakalungkot, mga nakakatakot, nakakahina ng loob, kailangan ba talaga magtakotan tayo? Gawin natin ang buhay natin araw-araw na parang horror movie? O lumikha tayo ng isang bubble, isang mundong nasa loob lang ng ating isip, nasa loob lang ng ating puso. Ang ifinifeed natin doon, makulay na buhay, maganda, yung maayos, because it will affect the way we think. And how we think affects our body. And how our body responds to all of this will either prepare us and become and make us stronger laban sa sakit, or will make us weaker. Piliin natin yan. Choose to be positive. Choose what is true and good and beautiful. Kasi meron ding true and bad and ugly. Talaga bang gusto mo lagi yung ugly ang tingnan? Pwede ka naman pumili sa beautiful. Especially if it will affect your health. Let's exercise some discipline sa pagsasalita. Huwag lang yung pag-usapan, yung ayaw natin. Ayaw mo pala, ba't lagi mo pinag-uusapan? Dapat, yun na lang pag-usapan yung kung ano ang magkakaroon ng practical help sa pang-araw-araw nating buhay. Yung iba, huwag na. Kailangan natin ng news distancing. Kailangan natin na ignore up to a point para hindi siya maghari sa ating isip at sa ating puso. Be accountable for your words. Pwede kang manakot o magpalakas ng loob, magpasaya o magpalungkot. Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Tapos malungkot na nga, ang maraming katotohanan dyan, mahirap na nga. Ang dami pa umiimbento ng fake news na lalong nagpapalala ng ating damdamin, mga fake news na lalong nananakot, nanghihina tayo, nagpapasira ng loob. At yung iba naman, ipapasa pa, Tito, what do you think of this? Fake news po ba ito? Please lang, kung hindi kayo sure na totoo news yan, huwag nyo i-share sa akin. Anong gusto nyo? Ako ang manervyos yan. Ako ang mag-aalit. Ako ang matakot. Ako ang mag-alala. Huwag nyong ako pinapadala ng mga ganyan-ganyan, ibablock ko kayo. Nag-bother ka na pala, ipapasok pa sa akin para babother din ako, ganun. Kailangan, alagaan natin ang isa't isa. Tulungan natin na malimutan yung mga bagay na nakakapagpahirap ng loob, hindi yung ipagsisiksikan pa natin. Meron 2 a.m. doon pa ipapadala, walang ka oras-oras dahil dapat pahinga na.
papadala ka pa ng totoo po kaya ito? Sabi ko, kung hindi mo alam na totoo yan, lumaypa sa akin ha. Ano ako, taga-check mo kung anong totoo at hindi? Kailangan meron tayong respeto sa isa't isa. At meron naman tayong alaga sa isa't isa. No, ay nakakapagpagulo ito, nakakapagpa-nervous. Huwag ko na lang i-share. Total, kahit naman malaman niya ito, walang practical need sa buhay niya na malaman ito. That is what we have to do these difficult times. To care for one another. Proverbs 10:13, wisdom is found on the lips of the discerning, but a rod is for the back of one who has no sense. Yan daw dapat. Yung mga walang sense dyan, yung mga hindi marunong, dapat hambalusin sa likod nila. Yan ang sinasabi ng Proverbs 10:13. Dapat paluin para magtanda at tumigil ng pagpapahirap ng loob ng kapwa. Wisdom shows in speech and vocabulary. Lalo sa mga panahon na ito, madaling malaman kung sino ang foolish at sino ang wise. Ano ang binagkakakalat mo? Ano binuforward mo? Anong sinishare mo? Yung iba naman, hindi ko malaman kung gusto lang maraming mag-like. Magpo-post. Lahat po nang nananalig na ang Diyos ay papagalingin tayo. Say amen and po and forward and post and share. Bakit? Kailangan ba talaga yun? Lahat naman tayo nananalig ah. Pero bakit kailangan magdagdag pa tayo ng mga ganoong pampagulo sa ating isip? Proverbs 16:23, the hearts of the wise make their mouths prudent and their lips promote instruction. Imposible na hindi tayo makaapekto sa kapwa sa mga pinagsasabi natin. The mouths of the righteous utter wisdom and their tongues speak what is just. Sa ganitong challenging times that let us choose to be wise, let us choose to be just, let us choose to be kind. Yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. So bless others with your words. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Magpalakasan tayo ng loob at buuin natin ang loob ng isa't isa. Hindi sirain, hindi gibayan. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Ang ating mga usapan ay masarap, kaaya-aya, kaiga-igaya, kaibig-ibig. Alagaan ang sinasabi ng salita. Bantayan ang mata kung anong nababasa, napapanood. Bantayan ang tenga kung anong naririnig because it could spell health or illness for you. It could save you or destroy you. Let us be kind. Let us use words as gift to one another as an extension of God's care and God's love. God bless all of us.